Sobrang kaba ko at hindi ko ma-explain. Dear Madam Native Filipina, I just want to share my love story sa inyo and sa lahat ng nakikinig na mga followers nyo. Ako pala si Mitch from Gensan, 27 years old. Dati po akong may karelasyong Pinoy. 11 years po kami. Best friend ko po siya. Pero hindi kami itinadhana sa isa't isa. Dahil hindi lahat ng relationship ay perfect. At ayoko na ding pag-usapan yung nakaraan ko. Eto na nga madam, fast forward. Naging single ako. Dumating sa point na nag-try akong mag-dating site. Kasi may nakikita akong sinusundo ng mga afam sa airport. Medyo natuwa ako sa mga love life nila sa TikTok. So, may ka-talking stage po ako. Madami po, pero hindi ko po sila sineryoso. At may time po na may katok ako, akala ko seryoso na pero hindi pa pala. Hanggang may nakilala akong isang afam na seryoso. Nakilala namin ang isa't isa last February 2024. Then nagsimula na po kaming mag-usap everyday. Na-inlove po siya sa akin at ganun din ako sa kanya. So ang sabi niya, pupuntahan niya daw ako dito sa Philippines. At hindi ko din naman namalayan na seryoso talaga siya sa akin. Fast forward noong April 29. Pinadahan po niya ako ng flowers at teddy bear. Ang sweet po niya sa akin. At yung time na yon, yun pala ang sign ng panliligaw niya sa akin. Hindi po siya red flag. Sobrang bait niya at respectful. Gentleman and nice person. Pinadalhan din niya ako ng pera. Ang sabi ko, bakit? Sagot naman niya ay para daw kumain ako sa labas kasama ang family ko. Sobrang bait niya talaga, Madam Native Filipina. Akala ko noon wala nang seryosong afam sa dating site. Kasi madam, ang tagal ko din po sa dating site. Madami pong mga baliw at bastos. At siya lang ang nakilala kong matino doon. So madam, after 4 days naming pag-uusap ay tinanong ko siya ulit kung bakit siya nandoon sa dating site. At ito ang naging sagot niya. I hate daw niya ang dating site kasi madami daw mga babae. Weird. Kasi almost 100 women daw ang nagme-message sa kanya. At panay sabi ng kung ano-ano lang. Hanggang sa nakilala niya daw ako. First time niya po sa website na yon kung saan kami nagkakilala. So balik tayo sa kwento ko. Araw-araw kaming nag-uusap at video call. Dumating sa point na nag-book na siya ng ticket para makita ako nitong July 15, 2024. So ayun na nga madam, fast forward, finally dumating na ang araw ng aming pagkikita. Sobra po ang kaba ko, hindi ko ma-explain. Sobrang gwapo niya sa personal at ang bait po. Nagsama kami for almost 3 weeks. During his stay madam ay gala doon gala dito kami. Mahilig siya sa dagat at fish pero hindi siya kumakain ng isda. Araw-araw po kaming nasa dagat at lagi kaming nagde-date pati ang family ko. Sobrang mahal niya ako at lahat po ng gastos ay shinolder niya. Hindi po siya katulad ng ibang afam na nag-iisip tungkol sa pera. Siya po ay willing gumastos talaga para lang ako maging masaya. Sa aming pagkikita madam, sobrang saya naming dalawa hanggang sa oras na nauuwi siya ng Amerika. Hinatid namin siya ng family ko sa airport. Sobrang iyak po namin at ayaw niya sanang umuwi, pero kailangan niyang bumalik. Fast forward madam, nakauwi na nga siya ng Amerika. Hindi po nawawala ang communication namin everyday. And then finally madam, ikakasal na kami soon. Akala ko po talaga Madam Native Filipina forever na akong maging single. May tao pa pala talagang nakalaan para sa akin. Thanks God, I found my man unexpectedly. So sa lahat po ng mga naghahanap ng afam, huwag pong mawala ng pag-asa. Darating ang araw na mahahanap nyo din ang afam na para sa inyo. Be patient and pray. Madam Native Filipina, na-inspired po ako sa mga kwentong binabasa nyo. Kaya nag-message ako sa inyo to share my kwentong afam. Pwede nyo din akong i-follow sa aking TikTok account at Luo Mitch. Maraming salamat po sa pakikinig. Hello Madam Letter Sender! Unang-una, thank you very much dahil open ka para i-share ang iyong TikTok account para naman may ma-stalk ang ating mga madamdaming followers. Kaya para sa mga curious dyan, yes, stalkin na natin si Madam at ang kanyang afam sa kanilang TikTok account. So sana naman no, may natutunan kayo sa kwento ni Letter Sender for today. Kasi marami sa inyo ang nawawalan talaga ng pag-asa.
once nababasa ko talaga yung mga komento na, Madam, wala pa talagang dumarating, ang hirap maghanap, ang daming bastos, puro scammer, ganun talaga ang buhay, mga madamdamin. Dadaan talaga tayo sa hirap bago maabot ang ating pangarap. Ang importante naman, walang sukuan. So, Madam Letter Sender, good luck po sa inyong nalalapit na kasal. At congratulations din, Madam, at nahanap mo na ang iyong AFAM. Good luck, mga AFAM hunters, at sana po ang next kong babasahin ay ang inyong kwentong AFAM.